que tumatakbo talaga yun doon sa ano, parang puto bida na yung i-discard yung mga vaccines natin. That is why I said I want them to focus on the remote. Kung wala na ako nang tanuin sa kanila, at huwag pabalik-balikin. Kung wala akong ano, I said, you can crumble theory and tartar sa, wala akong pakialam dyan sa formalin. Ang akin yung tao. So, yun ang nangyari dyan. As of October 18, we have received more than 191.5 million COVID-19 vaccine doses. We expect this number to reach a total of 104 million doses by the end of the October. Tapos meron tayong vaccines donations. With that, the Japanese government for their donation of close to 2 million doses of life-saving vaccines. Indeed, Japan is a friend closer than a brother, ready to help in times of need. Our thanks were also to the United States for providing more than 2 million doses of COVID-19 vaccines delivered through the facility called COVAX. This is the seventh shipment of vaccines from the United States, totaling approximately 18 million doses of vaccines. These vaccines deliveries demonstrate the strength of the U.S.-Philippine alliance. The deliveries also demonstrate the wisdom of the Philippines' decision to do its part in contributing to the COVAX facility and strengthening its engagement with the United Nations and the World Health Organization. The vaccines will benefit our country and help us bring closer to the goal of having a better Christmas. We have also administered close to 53 million doses as of today. Naturoga na. 32% of our target population have been fully vaccinated, and we are well on our way of achieving our target of at least 50%. We are confident that if not all, most, if not all, cities in the country will be hit and even surpass the target before Christmas. In the NCR, more than 80% of the population are fully vaccinated. Yan ang napakaganda niyan. Ito na balita. This is not just for your own protection, but also for the civic duty to protect others and also allow to turn the page and get everyone back to track of normalcy. So, medyo dumadive yung nahawa. Wala na mahawaan kasi may bakuna. By the way, let me just talk to you about itong bakuna. Until now, early on, unang mga araw, wala pa tayong bakuna, nag-warning na ako sa inyo na kasi may mga tao, may grupo na tao, may sektor dito na gusto Moderna, gusto Pfizer, hindi gusto US, ayaw na made in China. But after all, they're all done in the laboratories with people who are really well-equipped medically to do the job. So sabi ko, huwag kayong mamili. Ngayon, mayroon na naman na gustong
gusto ayaw mong pa-deliver ng iba, kundi Pfizer pati Moderna. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi totoo yung mga bakuna na ito sa Sinovac pati Sinopharm, ito yung unang nagdating, eh di marami nang patay. If they are not effective, if they are not good, eh, bakit ngayon mahalas wala nang patay? And yet you continue to mingle ignoring the rule of distancing at every opportunity. Kung gano'n, ako, Sinopharm, Sinovac, natanggal ko yung ano. Pero hanggang ngayon, kaya nilang siguro pa panahon ko, anywhere I go, natatanggal ako ng, kasi ayaw ko magsalita na may muffled, parang ang aso na nilagyan ng antikagat. Bunga nga. Hindi ako makapagsalita. So yun yung naiwan ko sa inyo. Huwag kayong mamili. Sabi ko kay Secretary Galvez, pati kayo, ipagbalasin ninyo. Yung isang karton, itapon mo sa isa dito. So magdating sa inyo, halo. Ang mga advice ko naman sa kung nakikinig yung mga medical people sa gobyerno, sa do not do some favoritism there. Kasi masisira talaga. He will just